Ibibitoraw ni Pangulong Duterte ang mga item sa 2020 national budget na labag sa konstitusyon. Kasunod yan ang pahayag ni Senador Panfilo Lacson na inilagay ulit sa panukalang budget ang ilang item na dati nang na-veto ng Pangulo sa 2019 budget. Niratipikahan na ng Kamara at Senado mahigit 4 trillion pesos na pambansang pondo. At nakatutok si Jun Veneracion. Nakangiting humarap sa kamera ang mga senador at kongresista matapos silang aprubahan ang panukalang 4.1 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ang pinag-isang bersyon ng 2020 national budget, ratipikado na ng Kongreso bago ipadala kay Pangulong Duterte para maisabatas. In the end, nagkaisa din sa usapan. Reconcile po yung lahat ng mga differences. Inisnab ni Senador Panfilo Lacson ang pirmahan ng BICAM report sa budget dahil may mga last-minute insertions daw na ginawa ang mga kongresista sa budget. Nakatanggap daw ang opisina ni Lacson ng isang USB drive na nagpapakita ng mga isiningit na proyekto. Hindi nga lang malinaw kung mahigit 16 billion o mahigit 80 billion ang mga ito. Nakasusuklam daw ang patuloy na ginagawa ng mga mambabatas na pagmanipula sa pambansang budget. Ayon kay Lacson, malinaw na meron pa rin pork barrel at sana raw i-veto ito ng Pangulo dahil malinaw na pag-aaksaya lang ito ng pera ng taong bayan. Marami talagang insertions. Pag pinagsama mo yung Senate and the House, marami talaga. Kasi yun ang trabaho ng legislator. Pero wala raw illegal sa mga isinigit na proyekto at hindi raw ito pwedeng ituring na pork barrel. We tried to avoid lump sums. We tried to line item yung mga projects. At saka dito, wala ng post-enactment legislation. Yung pagkatapos na pagpasa na ng budget, saka mag-identify ng project. Pinuri naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang pag-aproba ng BICAM sa 2020 budget na ginit niyang walang pork, walang park funds, walang delay at walang itinatago. Bago magpasko, umaasa ang mga mambabatas na mapipirmahan ng Pangulo ang 2020 national budget. Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.